Lahat naman po kami. As in, ina-admire ko po talaga yung... Yeah, isa lang. Gosh. Ayaw yan. Like, parang ang ganda't pakinggan ng boses niya. For me po, si Kuya Lams. Ah. Kasi po, sobrang... Ang ganda-ganda po ng voice quality niya. And yung style po namin, medyo pareho din. Mati, ikaw? Ako po, si Dan po. Bukod sa crush ko siya, parang sarap. Si Dan po kasi, yung poses niya, ako po kasi may, yung genre ko po, babad na babad po ako sa soul music, Aretha Franklin, Patti LaBelle, mga ganun-ganun po. Tapos to hear dancing, sobrang pure po kasi ng poses niya. Tsaka yung John Mayer type of genre po kasi, hindi ko po ina-explore kasi hindi siya pang-batingan. So, and siya yun. And siya po yun. And kilig-kilig talaga ako sa boses niya. Heart daw, heart. Rachel, ikaw naman. Ako po para sa akin po si Sis Natty. Kasi po, bukod po sa napakagaling po niyang kumanta, ang ganda po ng voice quality niya, magaling din po siya mag-entertain ng tao. Yung parang sobrang, parang nakakatch niya yung tao, tapos parang nakukuha niya agad sa tingin pa lang niya, sa salita pa lang niya. Kaya, I really admire Natty. I love you. Thank you, Rachel. Dan, ikaw. Ako po, favorite ko po ng voice, aside from my voice, is kay Shalanda. Ah, why? Parang feeling ko, halos kasi mahangin din kasi, same kami ng technique, yung hinahanginan para sumarap or may rasp yung boses. Sana mag-duet kayo, no? Sana. Diba? Hopefully. Diba? Sa show, di ba? May mga duet weekend siguro. No? Shalanda, ikaw. Sige, sa'yo tayo. Ako po yung voice talaga na gustong-gusto ko is kay Kuya Dan. Hindi dahil sa ako yung sinabi niya. Mag-duet na nga kayo. yun po, kay Kuya Dan po. Kasi yung voice niya is the type of voice that I would love to listen all day. Kasi po, mahilig po ako sa mga voice na chill lang, ganyan, and mahilig po ako makinig ng mga songs na chill lang din. And yung voice po ni Kuya Dan yung sobrang ina-admire ko po. Thank you. Renrick, ikaw? Si Fatima. Ay, talaga? Yes, kasi meron siyang style na medyo nag-blues. Nag-blues siya. So yung part na yon, pwede kong, parang yun nga, naisip ko na pwede kami mag-duet ni Fatima. Oh. So magkakaroon kami ng blues jamming. Wow! Ayaw mo. That's interesting. Thank you, Renwick. Trish, ikaw naman. For me po, si Miguel po. Kasi, yung, kung titignan niyo po siya, parang, yung parang ang hinahinang tao. Pero pag kumanta na po, iba. Iba yung boses na lumalabas eh. Iba po yung boses na lumalabas. Thank you, Trish. Miguel, ikaw. Ako si Dan, again. Kasi, when you listen to dancing, it's like, damang-dama mo yung kinakanta niya. May emotions. So, it's sincere yung singing niya. And hindi niya lang alam kasi hindi pa niya pinapakita. Pero ang galing nito magsulat ng kanta. Wow! Sobrang galing. Marami mga songwriters dito. Miguel, Dan, El. Mati. Oh, marami pala. Songwriter. next. 70, ikaw. Hindi niya alam na songwriter siya. Siguro po si Kuya Dan. Kanina kasi, nung nag-sample siya kanina, parang alam ko po yung pag nakita mo siyang kumanta, parang mapapatitig ka. Like yung voice niya, yung parang katulad na sabi ni Ate Shalan ko, yung nakaka-in-love. Yung parang kahit naririnig mo, kahit hindi mo siya nakikita, parang wow. Parang sobrang sarap lang pakinggan. Kahit basta very sweet yung boses ni Kuya Dan. Chick boy pala boses mo, Dan eh. Iba pala dating ng boses ni Dan. Lance, ikaw? Ako naman po si El. Oh. Si El kasi gusto ko yung creative mind ni El. Kapag nagsisimula na siya on cue dun sa first instrument, meron na siyang mundong ginagawa sa stage. At gusto ko mapasama din dun sa mundong ginagawa niya. Wow. Okay, El, ikaw naman. Saan si Miguel? Kasi he's so parang effortless yung paglabas ng boses niya. Actually, I like
sad and cold songs. Sad and cold songs. And narinig ko yun sa boses ni Miguel, yung sad and cold, but nakaka-touch ng soul, you know. Alright, thank you, Lucas. Ikaw na. Ang sakit po ay si Rachel Libres. Kasi hindi niya kailangan magkukulot at magbibirit. Presensya lang, voice quality at linis ng kanta. Baka makukuha na niya yung atensya ng tao. Wow. Congratulations. Palakpakalaman natin. Wow. Wow. Si Lucas Garcia, wala po kasi tinuturo sa kanya. Sarili na tinuro. Palakpakan natin ang ating top 12. Isa sa 12 na to ang magiging Idol Philippines natin in the coming weeks. Ilang weeks lahat ng live rounds? Oh, wow. So, isa sa inyo ang tatanghaling Idol Philippines. And good luck. Good luck sa inyong lahat. Palakpakan natin again ang buong team ng Idol Philippines. Thank you so much po. Again, Idol Philippines starting next Saturday right after Home Sweetie Home on Saturday. Tapos, after naman na comeback. What's the final time, right? Pa-comeback after na comeback pag Sundays. Let's have a group photo. Tayo po tayo. Alternate. Yung mga maliliit sa unahan. Compress. There you have it, your top 12. Hindi gosh. Hindi it's okay. Compress po, hindi kasha. Yan, 1, 2, here. Smile. Pwede nga plus ng konti ha? Yan. Ito po, 1, 2, center. Hindi kaya, kaya mo na, never mind. Okay, anong feeling nyo na makapasama kayo sa top 12 ng Idol Philippines? For me po, sobrang saya po, sobrang blessed po kay Dad. Kasi sa dami-dami po nag-audition po sa Idol Philippines, isa po kami sa nakapasok sa top 12. Pakibigyan na lang. Siyempre po, sobrang grateful po and excited po sa mga susunod na mangyayari. And excited din po kami na ipakita po sa mga nanonood yung mga pasabog pa po na. Siyempre po, so thankful and happy. We are also blessed. And sobrang thankful po kami kay Lord kasi sa lahat po ng blessings na binigay niya sa amin. Sobrang fulfilling po nun and isa to sa pinaka malaking achievement po for us. Okay, sa palagay niyo, iba naman, si ano yung edge niyo sa ibang mga kasali sa Idol Philippines? Ikaw yung lamang niyo. Ano yung lamang niyo? Sa mga kasama. Sa mga kasama mo. Sa tingin ko po, ang edge ko is yung powerful voice ko and mas mahihingi din ko pa to sa life round sa paghahandaan. Ang makapuko para sa akin ang edge ko, I think it's the individual memorizing na yung individual. Lahat kami individual may edge na may own style. Yes. Tingin ko, it's more of timing na lang kasi ito na ko kanino oras ang pagpapanalo. And sana ma-appreciate ko lahat na lalabas namin as artist. Sobrang thankful na. So yun na nga po, same po kami ng sagot ni Maddie. Magkakaiba po kasi kami ng genre. May soul, may R&B, may pop, may rock. Kaya, yun, oo, may mga kineme. Talaga may magkakaiba po talaga kami. Kayo, mga... May ano ba? Siyempre nasa showbiz na kayo. May gusto rin bang aside sa singing, may gusto mag-acting sa inyo at maging artista? At kung meron, sino yung gusto nyo makatrabahong mga local artist natin? Ako po, since nandito na po ako sa showbiz, hindi po kami, gusto ko pong subukan na ang ibang talento ko naman po, which is ang acting ko, and gusto ko pong ma-enhance yun, kasama po ng mga malalaking stars like Coco Martin po, like, sino ba? Sa babae. Sino ba? Sino ba?
sa mga babae naman po, ang gusto ko po maka-work ay sina like Katrine Bernardo, ganun po. Ganun. Sobrang saya po siguro sa pakiramdam kapag nakatrabaho ko po sila at the same time, super blessed ako. You have the looks. How we can only Okay, I'm a horrible actor, so I don't think anybody would pay to see that. But I'd like to pursue other things in the music industry because I'm a songwriter. I'm a producer. So yeah. Tingin mo ba advantage or part na? Like I said, I don't think I look anything like James, and I don't know what people think about how I look, so I don't really know if that's an advantage or that's up to the people to decide. Pero flattered ka po siya sa akin. Oh, of course, it's James Reid, but yeah. Okay. Ikaw. Lance. Yes po. Kung gusto mo pumasok sa pag-arte, sino gusto mo makatrabaho? Gusto mo ba pumasok sa showbiz sa pag-arte? Sa pag-arte, naka-arte na din po ako dati sa teatro. Ah, okay. Opo. Kung bibigyan po ako ng chance po na mag-workshop ulit kasi kailangan lagi po nag-workshop. Kaya willing po talaga ako kung ano po opportunity yung may at kung meron, sobrang dream ko na makasama sa isang set si Miss Sylvia Sanchez. Wow! Bakit siya? Kasi ang galing niya lang po talaga. Tapos parang lusot sa TV po yung kung ano yung gusto niya ipahayag sa every scene na pinapakita niya doon sa... Friends kay ni Ria. Opo. Recently met Ria. Tapos yun, nagkakausapan kami na taga Mindanao, taga Butuan din po si Miss Sylvia Sanchez. Kaya nagiging small world po kami. Kaya sana nga, Ria, baka naman mo. Yeah, tawag dito kasi bago pa magsimula yung Idol Philippines, di ba may mga basher kayo? Even yung mga judges, before pa magsimula, may mga basher sila, di ba? Aware kayo dun, di ba? Anong masasabi nyo after judging the 12 of you? Ngayon, nang babasya inyo. At sa kanila, nababash sila before na hindi daw sila worthy. Kasi siyempre may mga sasabihin, mas may dapat pumasok na iba. May mga ganyan. Ano lang reaction about that? Para sa, I hope I can speak for everyone na parang na, sa kanilang comments, it's their own opinion kung sino din yung mga flavor nila sa na gusto nila na makapasama sa top 12. And kung ako po yung tatanungin ng mga tao, happy po talaga ako and us na we are very individually unique and talented. And I think everyone here in the top 12 deserves the spot. Then Dan, ikaw parang ikaw yung last na tinawag eh, di ba? Parang isa pa lang isa yun eh, na parang dapat si Roque. May mga ganun, di ba? How do you handle yung mga ganun bashing? Sa akin po, hindi po kasi sila pinapansin nila. Wala akong kibera sa kanila. So, para sa akin, thank you kasi pinapansin nila tayo. Yes! Hindi natin sila pinapansin nila. Yeah, thank you. Thank you for the support kahit na negative. Kayo, paano kasi half of the ano, yung mananalo coming from your fans, yung doon sa mga di ba, text vote. Paano kayo sa social media ngayon? How do you promote yourself sa social media? Kasi yan ngayon yung labanan din ngayon, di ba? Kampanya. How do you handle yung mga fans ninyo? May mga parang pa-fans day ba kayo sa kanila? Mga ganun. Anybody? Ako po, personally, gumagawa po ako ng mga covers. And minsan po nagpo-vlog ako. And kasama po sila doon kasi syempre, part po sila ng family ko. And minsan po nagkakaroon ng mga meetups kasi para ma-feel nila na na-appreciate namin yung support nila sa amin. Okay. Anybody? Ako po, kasi sobrang bago po sa Gendon. So ganito po si Pocisimi. So ngayon, I'm trying my best to capture an audience na sobrang bago ko pala. So, since ako galing ako sa parang film animation based of course, yung mga friends ko, we try to make videos, nag-overdisco make videos, like dance videos, and ako, tinatry ko rin mag-collaborate sa ibang artists dito sa Idol, just to promote myself, and I'm trying my best for it. And bali, parang sinasabi na yun, you'll be the next Aiza, you'll be the next Jig Cyrus. Are you willing to collaborate with them soon? Kung sakaling bigyan ka ng chance to collaborate? Yes, well, of course. I'll be willing to collaborate with any artist po. It would be an honor. Pero nasasabi, may mga sinasabing, they are comparing you dun sa kanila. Ayun, na you'll be on the LGBT. Yung sa akin po kasi,
sa comparison ko, sobrang iba po kasi kami ng genres and style. So, ako, I'll just do me. I'll just be myself. And if magka-chance na collaborate, for me to collaborate with them in the future, then go, let's work it out. Hindi ko na ko tama ah. Kapatid ka ba niya? Mali. Hindi na? Mali, mali ang mga question. Sino na lang yung paborito ninyong idol, Jads? Ay, si Junsu ka. Sino? Oreto. Ako po, for me, yung favorite idol judge ko. Lahat sila actually. But, ayun nga, since sobrang solid fan ako ng JD, si James Reid po talaga yung favorite ko. sobrang idol ko si James Reid. Sobrang crush na kasi siya. Because I'm a solid JD fan. But, lahat po ng judges sa Idol Philippines, lahat ng mga yung mga advices, yung mga tips, yung mga comments po nila sa amin lagi, I always appreciate it and lagi pong kinikip yun lahat. Binabaon po po yun sa buong journey ko po sa Idol Philippines. How about you, Fatima? Ako naman po. Lahat naman po sila. No, isa lang. Ay, pamili naman kayo ng isa. Oo, isa lang. But for me po, siguro ang si Miss Regine po. Kasi po, simula po nung bata ko, Ako po lahat. Favorite ko po talaga si Miss Regine kasi sobrang generous niya po talaga sa criticism. Tapos constructive pa kasi ako as a senior. Kailangan ko maniwin. And sa mga tao pwede kong pakitulaan sa mundo, ang number one po talaga si Miss Regine. When it comes to singing, performing, experience niya po talaga siya graduation as a person. Parang role model talaga sa okay. Woo! Okay, thank you. Kami araw na kami. Thank you. Congratulations.